Hey guys, good evening. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. So for tonight's video, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol dito sa pagkaka-terminate ng Tape Inc. sa YouTube. Eto na naman po tayo. Padalawang beses na ito guys. And alam nyo naman kung sino ang pagbabalingan sa pagkawala ng Tape Inc. YouTube channel. Grabe nga yun, kakagawa lamang nawala po agad. Siyempre, ang pagbabalingan po niyan ay TVJ fans, TVJ supporters. Kahit wala naman tayong kinalaman. Kung tutuusin nga, ngayong araw nga, hindi ko na ginawang sumilip, di ba? Wala tayong update na kung saan ay bawat oras ay atin pong minomonitor yung live viewers ng TVJ. Kasi lang po tayo, naka-stuck na tayo sa panonood sa TVJ kasi paganda po ng paganda ang inihahayin sa atin tuwing tanghalian ng TVJ. Tapos tayo pa po yung kanilang sisisihin sa pagkawala or pagka-terminate ng kanilang YouTube channel. So sa Facebook, naku, wala po kayong ibang makikita kapag balitang na-terminate. Puro TVJ po ang sinisisi, TVJ fans. Eh wala naman po tayong kinalaman sa pagkawala ng kanilang YouTube channel na yan. Sabi ko nga, kung may pake ang mga TVJ fans, sana dumami rin ang viewers nila. Kung marami pong nakikimarites sa kanila, sana tumataas man lang yung live nila kahit 80,000, 60,000 kapag ka-break time. Tawag dito commercial break ng TVJ, sana lumilipat sa kanila para makichismis, pero hindi naman, di ba? So meaning, hindi po sumisilip, hindi tayo sumisilip sa kanila. Ilan baga ang live viewers parati ng TVJ? Minsan 90,000, 100,000. Tapos kung sasabihin nila na may pakitayo sa kanila, di sana binibisita po natin kapag commercial break. Kahit po commercial break ng TVJ, ang viewers po nito, kahit wala tayong nakikita, ang viewers po nito nasa 65,000 . Kumbaga, wala na po kaming oras para sumili pa dyan sa inyong live. Hindi na po namin pag-aaksayahan ng oras at energy pa yan, tapos sisisihin pa ang TVJ fan. And kung sakasakali man, dapat sa halip na sisihin nila, matauhan po sila na kahit anong pong pilit ang gawin nila, hindi sila magugustuhan ng mga tao and ayaw po talaga sa kanila. At yan lang po ang paulit-ulit na mangyayari. Maliba naman natin, pati po mismong YouTube ay allergy na sa kanila, diba? And padalawang beses na po itong nangyari. And sa dami pong tao, sa dami pong gumagamit ng Facebook and YouTube, kahit naman po inamas report, hindi naman nawawala. For example na lang rin si Paolo Contis, isa rin po ito sa mga taong ayaw na ayaw ng marami. Minamas report din ang account niya, hindi naman nawawala. Sa daming bashers nito, imposibleng wala pong nagre-report. Ultimong mga kilalang personalidad, mga politiko. For sure niyan, ayan, talaga kapag ka-politiko ang pinag-uusapan, G talaga ang mga tao. Anyway, eto nga po ang nasabi dito, mukhang hindi patatahimikin ng mga kritiko at bashers ng bagong hashtag Itbulaga dahil maging ang bagong launch na YouTube channel ng Tape Inc. ay hindi rin nila pinalampas. So kung mas report po ito, dapat pati po yung kina Yorme Esco ay na-delete din. Bakit? Kasi mas matagal pong nagla-live na itong kay Yorme. And ganun din naman ang pinapalabas nila, yung kanila rin naman pong segment, kanilang pinapakita. So meron at meron magre-report yan, pero hindi naman nawawala, diba, ang channel.
ni Yorme. Kung sasabihin na pagbago, verified daw kasi itong kay Yorme, bago lamang itong tape ink. Kung kaya naman nilang patunayan sa YouTube na sila ay original, kung kaya naman nilang patunayan sa YouTube na naka ano ang tape ink sa kanila, ang Itbulaga naka trademark sa kanila, kaya there's no reason para sila i-terminate, eh magagawa nila yan ng paraan or hindi sila i-terminate kung kaya nilang patunayan. Ngayon, problema, hindi na po namin na saklaw kung hirap na hirap po ang tape ink na patunayan yung sarili nila, hindi lang sa mga tao kundi pati na rin po dito kay YouTube. So eto nga, sabi dito na terminate daw ang YT channel ng tape ink, pinagbibintangan yung mga supporter ng TVJ, gaganti daw sila, ha ha. Iyak ng iyak. Kung paano sila gaganti? Okay, sige, try po natin. I-mass report din po ninyo ang TVJ kung marami nga kayo. Yun ay kung sasapat ang bilang ninyo. Anyway, sabi naman dito sa Sulit Ka Puso Forever, eto nga, no? Puro ano talaga eh. Kung sa bagay, kaya nga po, ano sila, bias sila ng tape ink kasi nga mga kapuso po sila. Solid kapuso. So, tinitira po talaga nila ang TVJ supporters. Na-report na naman ang YouTube channel ng Tape Ink. Ayaw paawat ng TVJ fanatic. Threatened sa dumaraming online views. Talaga ba? Napakarami ba? Ah, dumarami. From 200, ngayon naging 700 na. Dumadami nga. Kakatakot naman. 700 versus 85,000, 700 versus 100,000. Grabe, nakakatakot, ang daming viewers ng Tape Ink. 700. Toxic bashes, pinagdidiskartihan ang bagong YouTube channel ng Tape Ink, nireport na naman. And kahit naman po siguro, sabi ko nga, kahit naman i-report po yan, ang i-report, palagay na po natin, i-report ng i-report ng mga tao kung kaya po nilang patunayan na wala silang violation. Halimbawa sa kanilang content, wala silang violation. Kung original yung ginagawa nilang segment and yung kanilang title, yung kanilang basta overall, kung kaya naman nilang patunayan, eh hindi po sila iteterminate ni YouTube. Yun po yun. Sabi naman ni Kap, naalala ko guys, no, kung kayo po'y aware sa issue ni Christian Mark Gray dati, then alam niyo yung issue kay Makaganda. So, yung nag-scripted prank po, nag-scripted na mala teleserye, na nag-break sila, hiwala, etc. ng ganyan, puro mas report po, pinapareport talaga ang YouTube ni Merck. Pero naalala ko, sabi doon ni, tawag dito, ni Makagago, ay kahit anong gawing pagre-report nyo dyan, halimbawa yung isang artista, napakaraming bashers niyan, eh hindi naman nawawala. Kumbaga, ang pagre-report ay walang magagawa. So, mas better na i-unsubscribe. Kasi si YouTube, i-review lang naman yan eh. I-review kung ano ang content, kung tama ba sa ni-report, manggagamit ba ito, peke ba ito, may nilabag ba to, halimbawa child abuse, etc., nudity, and original content, yun lang naman pong importante sa YouTube. And kung wala naman silang nilalabag, bakit sila iti-terminate? Halimbawa, sa kaso, kakasuhan ka, kung napatunayan naman na wala kang sala, wala kang nilabag, eh kahit kasuhan ka, eh hindi ka makukuno kasi wala ka namang kasalanan. So, yun, bakit iti-terminate sila? Wala pong kinalaman ang TVJ fans dyan. So, nawala na naman ang YouTube channel ng Tape Ink. Kumahataw na naman ito sa dami ng advertisers and sponsors. Talaga ba?
Napakarami ba talaga? Kaya pala. Kaya pala kapag commercial break, 5 minutes lang inaabot. Samantalang ang TVJ, minsan 17 minutes. And then sa advertisers, di hamak na napakarami po ng sa TVJ. Marami po ba ninyong matuturing ang dalawang, kung sa bagay, more than one, dalawang sponsor na ang ilan pa doon, dalawa, tatlo? Tapos ang ilan pa doon kagaya nitong Bingo Plus ay nasa TVJ na po ito. Siguro tinatapos lang yung kontrata at totally goodbye na. And eto na nga, sabi pa dito, bagong YouTube channel ng Tape Inc. na nakapangalan sa kanila, terminated ulit, basahin. Ito ang kumakalat ngayon sa X, formerly Twitter. Tungkol sa bagong gawang YouTube channel ng Tape Inc. na nakapangalan na sa kanila. Kahit hindi na itbulaga ang pangalan dito, mukhang madaming legit records na naman ang pinagdidiskartehan. Ito upang i-report at of course, banned ulit sa video streaming site na YouTube. Mukhang mahihirapan ang Tape Inc. dito ah. Napagdidiskartehan din kaya nila ang Facebook account ng Tape? Anong masasabi niyo mga katisan? Ito pa guys, talagang trending na trending po tayo ang mga TVJ supporters. KI News, tinake down ng streaming platform na YouTube ang bagong gawang YouTube channel ng production firm na television and production exponents na or exponent ay Inc. or Tape. Tila nagkaroon ng mass reporting ang netizen upang masiguro na hindi magtuloy-tuloy sa YouTube ang halos host LED production. Anyway, bago po natin to LED production firm, bago po natin to pagpatuloy, bakit sa halip na pagfokusan yung pinagdidiskartehan na pinagtutulong-tulungan, eh bakit hindi pagfokusan yung dahilan? Or kagaya nito, na pati po YouTube ay talagang tineterminate po sila. Bakit hindi po pagfokusan ang dahilan? Kasi ayaw ng mga tao sa kanila? Or baka, bakit hindi isipin na hindi talaga ito para sa kanila? So bakit hindi na lang kaya pakinggan? Ano ang pagkakataon, ang panahon na ganito po ang nangyayari sa kanila ngayon? Bakit hindi subukang makiramdam at pakinggay na kung ano ang maigi nilang gawin? Ang mahirap kasi laging sinasabi para sa mga tao kaya sila patuloy na sila'y nagpapatuloy, pero ang mga tao naman ang sigaw ay ibalik na lamang sa TVG. So nasaan doon yung para sa mga tao? Eh kung para sa mga tao, dapat sinusunod po kung ano ang gusto ng mga tao, which is ibigay na lang sa TVG ang title na itbulaga. Samantala, sabi naman dito matatandaan na ang Tape ang producer ng Itbulaga, ang longest running noontime show na nakatatak na sa kamalayan ng mga Pilipino bilang programang hino-host nila dating Senator Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon bago ito kumala sa naturang production firm. Sa kasalukuyan, patuloy na umaarangkada sa YouTube ang channels ng It's Showtime ni ABS-CBN at ang TVJ official YouTube account ng EAT. May 1.85 million na subscribers na sa YouTube ang It's Showtime, samantalang may 493,000 plus subscribers naman ang TVG. Malamang 2 months pa lamang naman po na nagagawa yan. So samantalang matibay pa rin ang subscriber ng original Itbulaga YouTube channel na may 5.3 million subscriber. Kayo po ba guys, ano ang inyong masisay hinggal dito na pati po ang supporters ng TVJ ay pinag bibintangan sa pagkawala o pagka-terminate po ng YouTube channel ng Tape Inc. Just comment down below.